Salamat unang ama sa Diyos. Panginoon na ng kaganapang kapatsuntong. Katotohan ko alam, no, kano ng ina ang sinikrito na gulat lang ako. Pero ngayon, nang nagulat na, ang payo ko unang una bilang magulang si Joy, nalaman ko nung nabuntis, nalungkot ako sa totoo lang kasi kagagraduate ng ni Luigi. Yung parang una ito ko matanggap kasi katapos lang niya ng aral, kagraduate lang ng tapos nabuntis. Pero, ganun pa man, masaya ako kasi may apo ako. Kasi kasalanan din naman sa Diyos kung aanuhin yung bata dahil lang sa parang takot siya sa akin na katatapos na lang graduate, revision, tapos nakabuntis. Diba, bilang ina, ang sakit sa dikdik ka, pinaaral mo tapos nakabuntis agad, nakatapos na lang ng graduate. Pero ngayon yan, anak, mga anak, magpakatapag kayo. Kami ni Papa nyo, ang dami namin pagsupo, alam nyo yan. Wala halos kayo makain noon, pero nagsikap kayo. Nakapag-aral kayo sa sidecar, mag-sidecar kayo, naghanap buhay ka. Kaya kung paano ka naging masipag noon nung mag-aaral ka, ganun din ang gagawin mo para sa mga anak mo. Maging tapat kayo. Kung may nagkamali man, patawad, humingin ng tawad. At unang-una, pinaka-una niyo talaga, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag na huwag niyo kalimutan ang Diyos. Magsimba, pag-araw na Diyos ibibigay niyo. Magsimba kayo kasama ang mga anak niyo. Magdasal, umanggap gabi, para anumang mga trials, malampasan niyo yan. Kasi sabi nga kami, lang taon na kami ni Papa niyo, pero nandiyan kami dahil sa inyo. Alam niyo ang mga bata, isang ano yan, biyaya ng Diyos. Kaya manatili ang pagmamahala ng mag-asawa dahil sa mga anak. Ang tibay ng pagsasama, ang mga bata ang unang isang dahilan. Kaya laging tingnan ang mga bata, ang mga anak niyo, kung mayroon mang magpagkamali, huwag agad mag-desisyon kung ano man. Unahin muna ang Diyos. At pangalawa, ang pamilya niyo, mga anak niyo, ang maging inspirasyon niyo sa inyong pagmamahalan. Kaya God bless, good luck, and mahal na mahal ko kayo. Yeah. Thank you so much po. Good morning, Tonyon. Maraming salamat po.